nag-resign si Solicitor General Jose Anselmo Cadiz. Pangwalo siya sa matataas na opisyal na nagbitiw sa ilalim ng Aquino administration. Itinanggi naman ni Cadiz na hindi nasisiyahan ang Pangulo sa kanyang trabaho, kaya siya nagbitiw. May report si Steve Dailisan. Nakangiting nagpaalam sa kanyang mga kasamahan si Jose Anselmo Cadiz matapos ang isa't kalahating taong paninilbihan bilang Solicitor General. Personal na nakausap daw ni Cadiz ang Pangulo noong Biyernes tungkol sa pagbibitiw niya. Bago pa man daw kasi siya magsimula bilang Solgen, batid na raw ng Pangulo na limitado lang ang panahong kanyang ilalaan para sa pwesto. I promise to help him even as a private sector guy because I did that when he was running for president, I was in the private sector. Alam naman niya yung parameters ko. Decided na. When I came in, I requested for an appointment for the purpose of saying that I want to return to that's the time is up. I want to return to the private sector. Sir, the secretary has also platforms. Ito lang daw ang dahilan ng pagbibitiw ni Cadiz. Itinanggi niyang biktima siya ng nagbabangga ang paksyon sa ilalim ng Aquino administration, ang Balay Group at ang Summer Group. Ang Summer Group na pinaniniwala ang sumusuporta kay Vice President Jejo Marbinay at ang Balay Group naman daw ni DOTC Secretary Mar Rojas. Masigabong nangampanya si Cadiz sa kampanya ni Aquino at Rojas. That's not true. Hindi rin daw totoo sabi ni Cadiz na di kontento sa kanyang performance ang Pangulo. Pagmamalaki ni Cadiz, napigilan daw nila ang tangkang pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Naging paborable rin daw sa Pilipinas ang desisyon sa Piatco deal kaugnay ng pagpapagawa ng Terminal 3. Dahil daw sa pagkakapanalong ito, natuloy na ang pag-rehabilitate sa Terminal 3. Pero kailangan pa raw itong trabahuhin ng bagong uupong Solgen hanggang makaabot sa Korte Suprema. The claim of Piatco is $846 million. The amount which the Philippines was willing to give or to pay was 149. The court ruled $175 million. So when you say $846 million, you're talking about 40 billion pesos. You can just imagine how much money that is, no? In terms of how many kilometers of roads can be built, how many school rooms can be constructed. Nagpulong na sina Solgen Cadiz at ang kapalit ng si Deputy Ombudsman for Luzon na si Francis Hardeleza. Tiwala si Cadiz sa kagalingan at kakayahan daw ni Hardeleza na may taguyod ang mga kaso ng gobyerno. UP Law graduate si Hardeleza at nag-Masters ng Law sa Harvard University. Top 3 din daw ito sa bar exams noong 1974. Isa si Hardeleza sa mga in-interview noon para sa posisyon ng ombudsman na napunta kay Justice Conchita Carpio Morales. I'll have to meet the staff. We're meeting the ASGs in a while, so we'll see what are the priority cases they have here. Ang Judicial Bar Council na raw, JBC, ang bahalang maghanap ng ipapalit sa babakanting pwesto ni Deputy Ombudsman Francis Hardeleza. Lalo't sa Biyernes, formal lang magsisimula ang kanyang tungkulin bilang bagong talagang Solicitor General. At upagi naman daw ni Jose Cadiz ang kanyang bakasyon kasama ang mag-anak bago bumalik sa serbisyo sa pribadong sektor. Steve Dailisan, GMA News.